Ang problem, nagbigay ka ng benepisyo sa mga empleyado mo dahil mahal na mahal mo yung empleyado mo. Ang problem, kinasuhan ka pa ng BIR. Sabi, unsupported documentation o walang documentation yung iyong benepisyo na binigay sa tao. At napakadaming kooperatiba ang nagiging biktima. May narinig nga tayong istorya na dyan sa bandang Cebu, may isang kooperatiba na naglagay ng 20 million pesos. Nasa plastic daw. At dyan naman sa bandang Leyte, eh merong isang kooperatiba na naglagay daw ng 7 million pesos. Nasa plastic din. Alam nyo, mga kooperatiba, kapag ganyan ho yung management ho ninyo, yung board ninyo pumayag, yung mga opisyal ng kooperatiba pumayag, kayong nasa General Assembly, pera nyo yun. 7 million, 20 million. Eh, niloloko lang kayo ng mga biro. Nagpapabiro naman kayo. Okay? So, pag-aaralan natin, paano ba, sir, malulusutan ang unsupported benefit expenses? Yeah, yan yung binibigay natin sa ating mga empleyado. So, pag-aralan natin ng malaliman itong ganitong klase ng problem. Okay? Ito po yung isang example ng tax case. Ayan. So, nakasulat dito is merong unsupported, ayan, na 1.9 million. So, kung gusto nyo maging magaling na analyst, eh, mo-multiply nyo lang yan ng tax rate, ang risk niya, ang ibig sabihin ng risk, eh, yung potential na babayaran mo kung hindi mo mapoproteksyonan yung iyong kliyente. Ang risk na nakasulat dito is 600,000. Of course, depende yung 600,000 sa laki nung disallowed o unsupported. Second, kung magkakaroon tayo ng magandang plataforma dito o defensa, ang benefits is 600,000. So, malaking amount yung involved. So, you have to gamble. 600,000, magbabayad ka. O kukuha ka ng isang tax specialista at hindi ka magbabayad ng 600,000, natural, magbabayad ka sa tax specialista. Yun yung ating kailangang mag-decide. Okay? So, pag nagdi-decide kayo, isipin ninyo, ano ba yung sinasabi doon sa Schedule 2? Nandoon daw yung sikreto sa Schedule 2. So, pupuntahan ho natin, mga ka-taxpayer, kung minamahal yung Schedule 2 para maintindihan na ho natin anong ibig niyang sabihin. So, nandito yung sinasabi ng nag-audit. May unsupported members' benefits. Ang tanong is, ano solusyon, sir? Eh, ang sabi kasi dito, unsupported eh. So, ang solusyon dito, tanggalin mo yung un. O, so, ano matitira? Supported. Okay? So, paano matatanggal yung un? Ganun lang ba yung gaganunin mo? Tanggal na yung hindi. May roong rule. At ang rule ay nandito. Sinabi na ng BIR. Section 34A1B. Ayun. Section 34A1B ng National Internal Revenue Code. So, ganito lang gagawin mo yan. Kinakamusta ko yung mga kaibigan ko, si Gani at saka si Charlie. Magandang araw sa inyong lahat. At may mga kulay tayong inilagay dyan. Yan, mapapansin nyo. May tatlong kulay. Yung kulay green, kulay blue, at kulay red. Unahin natin yung kulay blue. Kung mapapansin nyo, yung kulay blue, sabi dito, payments for Christmas giveaways.
Hindi naman nila sinasabi na yan ay hindi valid expense. Ang sinasabi nila, wala lang supporting document. So, ano yung supporting document? Sasabihin ko na sa inyo, bago magkaroon ng expense, dapat yan mayroong board resolution na magkakaroon ng expense. That is planning. Second, execution. So, pag nag-execute ka, magkakaroon ka ng canvassing, tapos number two, magkakaroon ng committee. Ganyan yung managerial eh. Magkakaroon ng committee, pipiliin dun sa mga kinanvas kung okay yung quality, kung okay yung quantity, kung okay yung supplier, makakapag-deliver ka agad o hindi itatakbo yung pera. And number four, okay yung payment. So maraming way. So lahat ng bagay na yun, may proper documentation. Supporting documents yun. Board resolution, plus yung planning, plus yung deliberation, plus yung decision. Supporting documents yun. Now, ang susunod na pinaka-importanting document, sabi dito, nagkaroon ng payment. O ano yung supporting document sa payment? E di yung cheque. Cheque na ibinayad doon sa supplier at yung supplier ay winidraw sa banko yung cheque. Importante yung cheque because that is a source of payment. Proof of payment. Pero hindi yun ang proof of purchase. Magkaiba yun. So, ano yung proof of purchase? O, nakasulat na rito. Nagkaroon ng Christmas giveaway. Hindi yan ang proof of purchase, kundi yan yung purpose of purchase. Nauna yung purpose. Purpose of purchase. Good yun. Saan makikita yun? Doon nga sa deliberation, managerial accounting, at saka sa board resolution. So, nagkaroon ng board resolution. Sabi, halika na, bumili tayo ng mga Christmas giveaway para ma-promote natin yung ating company. Okay yun sa mga kooperatiba at sa mga pribadong kumpanya. Promotion yan eh, at saka giving back to the community, yung iyong blessings. Okay. Next, sabi dito, gumamit daw sila ng 34A1B. So, hahanapin mo ngayon ano yung mga ina-accept, tatlong klase ng ebidensya. Relevant, admissible, and material. Yung letter A ang pinaka-importante. Admissible ba yung evidence? So, paano siya magiging admissible at kailan siya magiging admissible? Nasa sa iyo yun eh. O, nagwawigil na naman yung aking daliri. Nasa sa inyo. So, ang trabaho ko bilang tax specialista, itama yung inyong documentation o yung inyong proof o sinasabi ng lawyer ay piece of evidence or pieces of evidence sa batas. Trabaho ko yun eh. So, kailangan mag-meeting tayo, mga kooperatiba. Tuturuan ko kayo ng tamang documentation para hindi unsupported ang lahat ng klase ng expenses nyo. So, yun yung lasa blue. Tapos dito, may problem tayo. Replenishment. Yung kulay green. Ayan, karamihan niya, replenishment. Siyempre, pag nagre-replenish ka, merong yang details or abstract. Trabaho din ako sa gobyerno eh. So, yung details and abstract, nandoon yung array or listahan ng expenses and yung mga supporting documents. So, kung hindi ka makakakuha ng supporting documents mo sa vendor mo, eh, pwede kang gumawa, mag-create na acceptable, admissible sa batas. Hindi sa BIR, hindi sa mga biro, sa batas. Kayang-kaya nating gawin yon. Okay? Pag-uusapan natin ang malaliman niyang paggawa ng acceptable, admissible evidence. At yung pangatlo dito, mga ka-taxpayer, kung minamahal, eh yung allocation. Ang tinatawag namin dito is estimation to eh. O sa ibang accrual. Okay? Hindi pa siya nangyayari, sa isip mo nangyari na. Ipinagbabawal sa batas 'yon, sir. Masyado kang imaginative, masyado kang creative. Okay? Kailangan there must be a factual, real evidence or real thing na nangyari, nag-transpire,
natapos na. It's a history. Parang ganun eh. Nangyari na, history. So kung nangyari na yun, dun pa lang pwede na yung expense mo ay magiging acceptable, relevant, material sa batas. Anong batas? Tax code. Walang iba. Ang tax code lang ang magsasabi kung yan acceptable o hindi. Pwede, hindi yan pwedeng sabihin, cooperative code. Acceptable to sa cooperative code. Correct. Hindi namin yun china-challenge. Ang problem, hindi siya acceptable sa tax code. Acceptable to sa Department of Trade and Industry. Acceptable to sa Security and Exchange Commission. Correct. Hindi yun ang problem. Hindi siya acceptable sa tax code. So, dapat lahat ng expenses nyo, sabi nga ng ating Supreme Court, is in accordance with the tax code. So, yun yung trabaho ko. So, magtulong-tulong tayo. Gagawa ako ng expense handbook para ho sa mga kooperatiba. Tulungan niyo ho ninyo ako, mga ka-taxpayer kong mahal, para makapag-save ho kayo ng more than 600,000 pesos immediately. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.